Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Islamic 9383. Sabi niya, assalamu alaikum ustad. Ano po ang pagkakaiba ng Shia at Sunni? Unang-una, napakalayo ng pagkakaiba nitong dalawa. Opo. Pero unang-una, pangkalahatan, may mga sekta po ang Shia po. Meron silang mga sekta. Si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nabanggit niya na umabot ito ng 22 na sekta. Ang Shia ay umabot ng 22 na sekta. Meron sa kanila ang hindi naman nila minumura ang mga sahaba na nakasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at kumbaga mas mainam lang sa kanila si Ali radiyallahu anhu kaysa kay Uthman. Pero kukunti lang po yung mga bilang niyan. At ang marami po sa kanila ay iniinsulto po si ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinasamba nila ang pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Ali, ang kanyang apo na si Hassan at Hussein. Ito po yung mga Shia. Napakalayo po na pagkakaiba na natin kasi iniinsulto nila yung mga sahaba. Tapos sinasabi pa nila na yung Quran natin ay mali. Tapos dinaya ni Jibril alayhi salam ang si Ali kaysa ang Quran, bakit doon napunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Minumura nila, iniinsulto nila ang mga asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami pang mga paniniwala na wala pong katibayan, mga ligaw na paniniwala itong mga Shia. Samantala itong Sunni, sila po yung mga sumusunod po sa Sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga gawain ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paano nagsala ang propeta sallallahu alaihi wasallam, paano nagfasting, paano naghajj, at kaparaanan din po ng mga sumunod sa kanya mula sa mga sahaba, ang kanyang mga nakasama, at ang mga tabi'in sumunod sa mga sahaba, at ang mga tabi'u at tabi'in. So ang Sunni, kaya tinawag na Sunni kasi sumusunod sa Sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano po yung nakasaad sa Quran at kung ano po yung nakasaad sa Sunna ay kanila pong sinusunod. At sinasamba lamang nila ang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na walang anumang katambal. Opo. At hindi po katulad ng Shia na sobrang pagdakila nila kay Ali radiyallahu anhu na pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at sa kanyang anak na si Hassan at Hussein, at sa kanyang asawa na si Fatima radiyallahu anhum. So, sobra po yung pagdakila po nila sa kanila. So dahil doon sila po ay nangaligaw at nagtambal sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya napakalayo po ng pagkakaiba. At ang kanilang hajj at umrah ay sa Karbala, sa Iraq. At yun, makikita nyo, iniinsulto nila yung mga sahaba. At ang kanilang kaparaanan po ng pagdarasal ay magkalayo po sa paraan po ng pagdarasal natin. Kaya ang Shia at ang Sunni ay kailanman ay magkalayo po ng paniniwala. Dahil tayo po ay sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi natin sinasamba si Muhammad o sino man, samantalang sila ay dinadakilan nila si Ali at Hussein at Hassan at Hussein na anak ni Ali, at ang asawa ni Ali na si Fatima. At naniniwala rin sila na ang mga imam nila ay alam nila yung mga mangyayari pa lang, ang nangyari na at mangyayari pa lang, which is wala po nakakaalam dito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan lang po konting kaalaman kaugnay po sa pagkakaiba po ng Shia at ang Sunni. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.